Okay guys, so continue tayo sa discussion natin sa reinforced concrete design. So ganun pa rin regarding with the working stress design. So yung sinolve natin na problem sa previous video natin is ito, no? So kinumpute natin siya gamit yung isang method which is true WSD constant, yung KNG. Then sa next solution natin is di na tayo gumamit ng KNG. So diretso na, no? So mas madali siyang solution, no? So bali ngayon, this time we're going to solve for the same problem pero another solution. Okay, so bali general solution to this is transform. So another solution is using transform section method. Okay, so ganun pa rin, kukunin ko lang yung saan ba? Ito, no? Ito pa rin na. Okay, kunin lang natin yung figure na to. So lagay natin dito. Ayan. So ito lang yung consider natin. So para pag-solve natin ng value ng C, moment of area na lang tayo at neutral axis, no? Considering yung transform section. So dito, considering yung transform section na to. So kukunin natin yung moment of area. About the neutral axis. So kunin natin yung area na to. This is 280 times C times yung centroid niya patungo dito sa neutral axis, that is C divided by 2. So we have C divided by 2. And then this is equal to yung ito, yung modular ratio is given, that is 9. So we have 9 ES. So yung ES pala is given din, no? So diretso na lang ako, ha? So I have 5 tag pi over 4, 28 squared. Then yung ito, so we have 520 minus C. Okay, so we have now the value of C, and that is 236.7 mm. So meron na tayong value ng C. So ngayon is puntahan natin yung stress diagram. Bali dito, provided ito yung neutral axis, then we have 0, and then dito yung Fs over N, then ito yung 0.45 Fc prime. Ayan, no? So masolve na natin yung mga moment gamit yung stress diagram na to, no? So alam natin, in order to be safe, in bending, kailangan lang yung actual bending must be less than or equal the allowable bending. And ito lahat allowable yan. Now for actual bending, that is MC over I, this is less than or equal 0.45 FC prime for concrete. And dapat yung MC over I must be less than or equal the kung ito is C top, then dito is C bottom. So this must be equal Fs over N for steel. Yung may iba lang sila sa C. Dapat dito top, dito bottom. So kailangan muna natin makuha yung moment of inertia at the neutral axis. Okay? So kung babalikan natin yung dito na yung transform section niya, dito yung neutral axis, di ba? Dito yung neutral axis, then dito yung transform section. Okay? Then meron tayong BC, then dito is NES, then meron tayo ditong D minus C. Yeah. So kunin lang natin yung
neutral axis. Moment of inertia at the neutral axis. So that is just BC cubed divided by 3 plus NES D minus C squared. Okay. Yan. No? So substitute natin, we have INE. So yung B is 280. Yung C na compute na natin yan. Yeah, ito yan. 236.7 cubed divided by 3 plus 9 times 5 tag pi over 428 squared times 520 minus 236.7. Oh, di kasha. Dito na lang sa baba. Plus 9 times 5 tag pi over 428 squared times 520 minus 236.7 squared. So therefore we have the value of I, and that is 3461627374 square mm. Okay, so continue tayo. Nga pala, no, baka nagtaka kayo kung bakit nagtaka kayo bakit ganito yung formula, no? Kasi kung babalikan natin yung sa moment of inertia na mga topics sa strength of materials, di ba? Kung ito yung section natin, then ito yung hahanapin mo. Ayan. So yung IX dyan is just B, let's say ito yung H, BH cubed divided by 12. Pero pag ito yung kukunin mo, then ito yung X dito sa baba, which is yun yung nangyayari, di ba? Ito yun. Dito yung kinuha natin sa yung neutral axis. Balitan ko na lang, no? Para di kayo mawala. Bali, gawin ko na lang itong NE, no? So, bali, yung I nung NE is ito yan. So, kung dito yung NE mo, so, yung INE is BH cube divided by 3. Okay, yan, no? So, at least klaro, ha? So, continue tayo. So, kailangan lang yung actual, yung MC over I must be less than or equal the allowable 0.45 FC prime for concrete. So, substitute natin. So, we will have moment. Gusto ko kilonewton meter na agad yung makuha ko. So, times 10 to the power of 6 ako. Then, yung C natin is we have 236. Di ba? Yung dito. Ito din yung value ng C, which is 236.7. Di ba? Kung titignan natin, ito din yun. Di ba? Yan. Pareho lang yung height nila. Okay. Sige, continue tayo. So, we have C that is 236.7 all over yung inertia na kinuha natin, which is ito. So, pa-substitute na lang ako nyan. Then, this must be less than or equal to 0.45 nung FC prime, which is 28. So, therefore, we have the moment, and that is 184.27 kilonewton meter. So, halos pareho lang din siya, no? Sa unang na-compute natin, di ba? Halos pareho lang din, no? May kunting diferensya lang. Ayan, no? So, in terms of steel, so meron tayong MC over I, yung actual must be less than or equal nung allowable. So yung moment, so gusto ko kilonewton meter na agad, no? So times 10 to the power of 6. Then I have 520, di ba, yung dito. Yung dito, yung CB, yan yung, kung ito C, so dito yung natira na T minus C. So this is D minus C. Okay, so this is 520 minus 236.7. And over I, this must be equal, less than or equal to 140 over 9, the modular ratio. So the moment is 190.07 kilonewton meter. So medyo may diferensya lang din, konti, no?
Ayun na, may diferensya siya. So, medyo malaki-laki din pala yung diferensya. Pero anyway, ito kasi yung general na solution, no? So, mas maganda pag alam mo din to, yung ganito. Okay? So, yung mag-govern pa rin sa design is yung concrete. So, ito pa rin yung moment capacity. So, ibig sabihin, concrete filled first. So, I think that's it. No? So, sa next video is isolve natin kung paano siya computein yung T-beam. Okay? So, yung walang ibang makakasolve nito, kundi transform section lang. No? Okay, wala lang. No? Pero parang transform section lang ata. No? So, yun na. No? Sa next video. Then, sa next video pa, proceed din tayo sa ultimate strength design. So, I think that's it. No? So, thank you.